okay sa mukha ko ngayon. So guys, for today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano nga ba talaga yung love story namin ng aking asawa at kung paano kami nagkakilala. Since wala naman tayong magawa, mag-share na lang ako sa inyo. Wala rin naman ako may content ngayon kasi nasa loob lang ako ng bahay, lockdown tayo ngayon. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo kung ano yung love story namin ng aking asawa, kung interesado kayong malaman, at kung hindi, manood pa rin kayo. Sa mga hindi nakakaalam, ang asawa ko ay isang Muslim, at ako ay isang Roman Catholic. Saan nga ba kami nagkakilala ng aking asawa? Nagkakilala kami doon sa, kung nanood kayo ng vlog ko, kung saan ako nag-work, doon kami nagkakilala sa Cyberview Resort and Spa. Matagal na ako nag-work doon, bago pa siya dumating doon. Ako talaga, sobrang masuplada ako. Wow! So, yun na nga guys, ang work ko nga as a front office or receptionist, siya naman nag-work siya sa F&B. And then, ako kasi may pagkasuplada talaga ako pag hindi ako interesado sa mga tao. Kaya masungit talaga ako, wala lang, dead man lang. Not because maate o what, wala lang, dead man lang. Tapos yung asawa ko, sinabi ng friend ko dati na ano daw, na may crush daw kay Eme, ganon. Tapos sabi ko, wala lang daw ako interesado. Wala lang sa akin. Kasi wala lang, ewan ko. Tapos, yun, kinikilig ka, te. Yun nga, tapos tuwing dumadaan ako doon sa restaurant, kasi doon yung toilet, malapit, tuwing dumadaan ako doon, lumalabas siya, nagpapansin, feeling naman to pogi. Nakakasura. Lumalabas siya, nagpapansin siya, padandaan siya, kunyari siya sa lubuhi ko siya. Siyempre ako nung una, dead matang, feeling naman to pogi, nakakasura, nakakainis. Pabansin. Tapos yung padaan, pag dumadaan ako, yun, gano'n. Tapos pag minsan graveyard ako, siya, papasok pa lang ako pa uwi, nasa lubo ko siya, sa ano, sa, malapit doon sa hotel namin, nasa lubo ko siya, papasok ako pa uwi pa lang, gano'n. Yung mga gano'ng tipo. Tapos, wala lang, dead man lang ako. Tapos sa kantin, nakikita ko siya, gano'n. Wala lang, hindi ako interesado. Una-una talaga guys, never talaga ako naging interesado dun sa asawa ko. Ewan ko lang. Paano mo sabi? Wala lang, dead man lang. As in, gano'n lang. Diba? Ganda ka tayo, gano'n. Wala lang, dead ma lang ako doon. Tapos, after nun, yun nga yung mapupull up na kami. Tapos nag-stop kami ng work. Parang natenga kami, hindi kami pinapasok sa hotel. Tapos yun, nagkaroon kami ng time mag-banding lahat ng mga Pilipino, di ba? Yun yung pinakamasayang moment namin. Na, so to say, malungkot din kasi lilipat na kami sa Kuala Lumpur dito sa KL. Yun, nagbabanding-banding kami. Nung una nun, yung friend ko, Muslim din, doon siya nag-hostel sa hostel namin. Sinabi niya sa akin na punta daw kami doon sa kabilang hostel. Doon nga, which is yung husband ko doon nag-hostel. Punta daw kami doon kasi daw, magluluto daw sila. Eh, since wala namang magawa, sumama ako doon, pumunta. Kumain kami, nagluto siya na parang bilo-bilo ata yun. Tapos kumain kami kasama ko isang friend na babaeng Pilipina. Kumain kami doon, tapos na doon sila, nag-swim sila doon. Nakita ko na yung husband ko noon. Tapos, nung time na yun, dahil natandaan ko, nakapajama ako nun. Kasi nung first meet namin dati, nakashort ako nun, di ba? Feeling sexy, feeling maganda legs, di ba? Tapos, nakapajama ako nun. Sabi niya, mas bagay ito sa akin. Feeling naman to. Pag anong ganun, pakala mo naman. Jowa, ganun. Parang feeling ko ganun. After na, no, nag-chat na siya sa akin, gano'n. Eh, wala naman akong magawa, nag-reply lang. Siyempre, wala naman magawa, chat lang, okay. Parang feeling ko, okay, trip mo ako, di tripkin kita. Parang gano'n, trip lang, gano'n. Wala talaga, parang di talaga seryoso yun sa akin, parang trip lang. Tapos, nag-message siya sa akin na, ganyan, ilang taon ka na, ganyan. Nabudol niya pa ako, diba? Tinanong niya sa akin natin kung ilang taon na ako. Tapos yun, sinabi niya, which is, di naman pala totoo yung age na gano'n. Tapos, nakakatawa pa kasi sabi niya sa akin, mahal niya daw ako. Oh my God! Di ba, ganun? Feeling naman to, sabi ko, mahal. E di, wow, sabi ko, malambigas kuya, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, maliligaw daw siya, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, kung sige nga, kung seryoso ka nga, gabi na yun. Pumunta ka nga dito ngayon din, malapit lang kasi yung hostel nila sa hostel namin. Pumunta ka nga dito ngayon din, magdala ka ng special things na sa'yo na mahalaga sa yung bagay na yun, na parang hirap-hirap kang i-give up yung bagay na yun. Pumunta ka nga dito, magdala ka nung kung talagang seryoso ka. Tapos nag-message na lang siya, nandun na siya. Oto.
Tumalis na lang siya, nandun na siya. Sabi niya, nandun na daw siya sa baba ng escalator namin, sa baba niya. Tapos yun na, yung parang, baba na ako doon, gano'n. Tapos, nagkita na kami. Alam ba, dinala niya yung sing-sing? Sing-sing ngayon, ayun na parang marami, gamante-gamante. Huwag ko kung parang silver ata yun o white gold dinala niya. Hindi ko na maalala. Tapos, dinala niya yon sabi niya. Tapos, nagpunta kami yung first date namin. Hindi na makakalimutan doon sa court. Sa court ng hostel namin, nakakatawa. Doon kami, walang nakakalam doon. Doon yung hostel namin. Doon yung first date namin. Pupunta na yung husband ko doon sa hostel namin. Ganun-ganun. Mga ilang days lang, sinagot ko na siya. Kasi wala lang, sinagot ko lang siya. Ganun lang kasi talaga ako. Tapos sinagot ko siya, yun na naging kami na, ganun. Tapos yung, diba, yung asawa ko, pakitang gilas ko. Nung sahod. Binigay niya kagad sa akin yung sobre, puro pera niya. Sabi niya, ano niya binibigay mo sa akin? Sabi niya, ano daw? Biling ko daw ang gusto ko. Diba? Shala, diba? Diba? Eh, di binili ko. Binili ko. Napunta kami ng ng mall. Pero hindi ko naman inubo. Tapos, yun na, naging kami na. Nagulat din yung mga iba kong kasama. Bakit daw ang bilis-bilis na naging kami. Yung ati-ati ko, nagagalit din. Bakit daw ganun, ang bilis-bilis. Ako kasi, iba kasi yung paniniwala ko sa pakikipagrelasyon. Kasi yan naman ang ligaw. Tapos, nakita ko na okay naman siya. May tura. Malis yung kuko sa paa, maganda yung ngipin, ganun talaga yung una ko titignan. Okay, tapos sasagutin ko. Ganun ako, hindi ako yung parang matagal na magpapaligaw, tapos sasagutin, ganun. De, ako kasi, short term lang, tapos kasi naniniwala ako na once na nagsama na kayo o like kayong magkasama, mas makikilala niyo yung ugali niyo sa isa't isa. Kasi, I believe, para sa akin lang to naniniwala kasi ako na once na magkasama kayo, mas makikilala niyo yung isa't isa at makikita niyo yung negative na ugali ng bawat isa. Ako kasi, sinasagot ko muna yung, mas mabilis ko sinasagot yung lalaki. And then, after na magsama kami or like kami magkasama, pag may ugaling na hindi ko sinagustuhan sa kanya at hindi niya nabago yung once na sinabi ko sa kanya, doon binibreak ko na siya. Ganon yung type ko sa pakikipagrelasyon. Hindi ako yung long term na ligawan portion, tapos in the end, na maging sila, magiging kayo, tapos may pangit na ugali, tapos in the end, magbe-break lang kayo. Paano masabi? Kasi iniisip ko yung type. mahabang panahon na magliligawan, tapos yung time na sa sayang, tapos in the end, maghihiwalay din naman kayo. Kasi meron kang hindi nagustuhan ugali. Yung mga ganong tipo, para lang sa akin na. Kaya pakikipagrelasyon, once na nagustuhan kita, okay ka naman sa akin, kasi nakasama kita, like kitang makasama, tapos may ugali kang hindi ko nagustuhan, tapos sinabi ko sa'yo, hindi mo pa rin binago. So, ihiwalayan na kita, di ba? What for pa na mag-i-stay kung hindi daw nag-work yung relationship nyo? So, di ba? Wasting time lang. Time is gold, hello? Doon nakita ko na talagang sincere naman yung asawa ko sa akin. Talagang pinakita yan talaga sa akin na mahal niya ako. Talagang yung wala pa kaming work noon, talagang nag-work siya. Binuhay niya ako, pinakain niya ako, yung mga ganong tipo. Dumating sa point na yung asawa ko noon, nag-transfer siya uli ng ibang work. Tapos akala ko magiging wala na naman kami. Pero talagang sincere si Kuya Te. Ayaw tigilan, dead na dead, patay na patay, ganda ka Te. Ganon. Tapos yun, kahit malayo yung place na pinagtatrabahuan niya, lagi siya nandun sa hostel ko, yung every week nandun siya, talagang makikita mo talagang sincere siya, tapos sa trabaho ko minsan, may dala pang flowers, di ba? Handsome, ganun, tapos yun na, tapos nakita ko na talagang seryoso yung asawa ko sa akin, sincere siya, tapos sabi ko na ano ko na mag-asawa, kasi siyempre lagi niya rin sinasabi na magpapakasal kami, ganun. So since nga Muslim, bawal nga yung minsan magsasama, ganun, na walang basbas, so we decided na magpakasal na lang kami. Ang nakakatawa pa nito guys, eh, yung parents ko, alam na may jowa-jowa, ganun. Pinupost ko naman kasi sa Facebook yung asawa ko, ganun. Pero hindi nila alam na dadating na sa point na magpapakasal na ako sa asawa ko. Nakakatawa kasi. Yun, nag-decide kami na magpakasal noong July 27, 2015. Tapos, nung time na yon, July ng gabi, tumawag ako sa parents ko kasi kinabukasan na yung kasal namin. Nakakatawa.
Tapos, natatawa ko pag naalala ko. Tumawag ako sa mama ko. Pa, sabi ko, magpapakasal na ako. Ganun. Siyempre, si mama, understanding naman yung mga nanay, di ba? Ganun. Sabi ni mama, matanda na rin ako noon. Nakalimutan ko anong issue. Tapos, tumawag ako kay mama. Sabi ko, ma, magpapakasal na ako. Ganun. Bukas na yung kasal namin. Ganun. Yung asawa ko, Muslim. Ganun. Tapos, siyempre, yung mama naman, understanding naman yung mga nanay, di ba? So, sabi niya, tinatanong ni mama kung buntis daw ba ako. Sabi ko, hindi daw ako buntis. Sabi niya, maka daw magpapakasal. So, sabi ko, wala lang. Kasi, tanda na rin ako. Gagano ko sila mama. Tapos, sabi ni mama, sige, ikaw, kung saan ka naman masaya, okay lang naman, di ba? Supported si ma dear. Tapos, ito na, si papa na. Tense, medyo tense si papa. Pinasa ni mama yung phone kay papa. Sabi ko, pa, mag-aasawa na ako. Eh, syempre, si papa, stricto talaga yung kahit dati. Parang, maano siya sa talaga sa akin. Protective talaga siya sa akin. Dati, sabi, nagalit siya sa akin. Sabi niya, bakit daw nagmamarunong-marunong magpakasal? Sabi niya, bakit daw nagmamarunong-marunong magpakasal? Ayaw niya, sabi niya, ikaw, pinayangan kita pumunta dyan para magtrabaho, hindi para magpakasal-pakasal. Nagalit siya. Sabi niya, umuwi na lang daw ako. Sabi ko, si Papa, bakit tayo mo ba ako magsawa? Tanda-tanda ko na gano'n. Hindi naman sa gano'n, syempre, hindi ko nga kalala yung sino mapapakasawa mo, gano'n. Lalo na, Muslim pa yan. Syempre, iba rin kasi yung mga ano ng Muslim doon sa Manila, di ba? May mga negative na ano rin. Kaya syempre, natatakot din si Papa na kala niya gano'n. Sabi ko, hindi naman lahat ng Muslim gano'n, mababait naman. May mga, parang Christian din, sabi ko, may mabait, may mente. Ganun din naman yung Muslim. Sabi niya, baka daw saan daw ako dalhin ang asawa ko. Ilayo daw ako sa kanila. Yun na ba, na-worried si Papa. Tapos, sabi niya, sabi ko sa kanya, kausapin mo ba yung asawa ko? Nagalit siya. Ayaw niya doon kausapin. Galit siya, galit siya. Tapos, ano, binaba niya. Tapos, sabi ng ano, ng sister ko, nasa siya daw si Papa. Siguro, umiiyak. Tapos yun, nagpakasal lang kami ng asawa ko. Tapos, kinabukasan na yung kasal namin. So, ang ginawa namin, since nandito na kami sa Malaysia, parang sa bahay lang namin ginawa, talagang kailangan lang namin ng bas-bas lang talaga, gano'n. So, doon na rin yung ceremony, doon na rin yung nagkainan. Yung konting mga friends ko lang yung pumunta, itsaka yung sasay ng husband ko ng mga friends niya. Sabi ko nga sa asawa ko, pag may baby na kami, matagal na rin kami ng asawa ko nagsasama, until na wala pa rin kami baby, pero syempre, antay lang, pray lang. Kasi sabi ng doctor sa akin, sobrang hirap ko daw talagang mabuntis. Kasi daw, mababa daw yung matris ko. Kailangan ko daw mag-bed rest. So, yun na, tinatry namin, pero syempre, mag-antay lang kami kung talagang kailan ibibigay. Pa-convert ako ng ano, ng Muslim kasi nga, yung asawa ko, di ba, Muslim, required yun sa kanila. So, ano yung mga nagbago sa akin, yung naging Muslim ako? Kung talagang susundin ko yung ano, culture ng Muslim, kailangan nakatudong ako or nakahijab ako. Yung, alam niyo, nakikita niyo, nakabalot yung hair. Hindi naman talagang sapilita ng pagsusuot ng tudong o hijab. Kung talagang ano kayo sa culture ng Muslim, susundin nyo talaga. Kailangan maraming bawal talaga. Ako naman kasi, yung asawa ko naman, open naman siya. Hindi niya naman ako pinipilit na magsuot kasi naiintindihan niya rin naman na hindi ako lumaki ng ganon. Pero, syempre, siguro, in future, darating din ako doon na magaganon ako. Hindi lang natin alam kung kailan, di ba? At saka, nung lumalim na yung relationship namin ng asawa ko before hindi pa kami married, hindi na talaga ako kumakain ng baboy kasi bawal nga yun talaga yung pinakabawal sa Muslim. Until now, never talaga ako. Ilang taon na rin ako hindi kumakain ng baboy kaya hindi na ako sanay. Parang piling ko pag nakakakita ako ng karneng baboy, parang naano na ako kasi hindi na ako sanay. Siguro, hindi na ako talaga sanay kasi matagal year na siguro simula nagsama kami ng husband ko. Magsi-six years na akong hindi ko makain ng baboy. Yun lang. Tapos yung sa pananamit naman, ayaw niya yung masyadong sexy, yung kahit na naka-t-shirt, tapos fit na fit yung kitang-kita yung katawan mo, ayaw niya ng asawa ko, ayaw niya nagsi-short, gusto niya lagi naka-ties. Dumadating na sa points na kahit naka-dress ako, gusto niya mag-leggings ako sa loob, di ba? Ano na eh, anong style yun? Minsan, di ba? Ganun talaga. Pero naiintindihan ko naman. So, okay lang naman yun sa akin. Pero,
yun nga, pero nakikita niyo yung mga Muslim na babae, di ba, gaganda nila, nakahijab sila, tapos nakaporma sila, di ba? Tingnan natin in future, baka maging gano'n na rin ako. Yun lang, yun yung love story namin ng asawa ko, kung paano kami nagsimula at paano naging mag-asawa kami dalawa. Sana nagustuhan nyo yung na-share ko sa inyo, since lockdown naman, wala tayong ginagawa, magkwentuhan na lang tayo, kasi wala rin naman ako kasama dito sa bahay kakwentuhan. Ngayon, nasa work yung asawa ko, ako lang mag-isa. So, yun lang guys, maraming salamat sa panonood at sa pag-suporta. And sana, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and mag-like. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye!